sasamahan kita dito, tutulungan kita mag-move on. Papaterminate niyo yung kasal namin? Oo. Hindi mo alam? Jordan! Jordan, lumabas ka rito! Jordan, lumabas ka rito! Kausapin mo ko! Po, alam ko sa simula pa lang nandito hahantong. Naaabot na si Shaira pa yung masasaktan bandang dulo. Di sana hindi na ako pumayag na maging kayo. Sinasabi mo ba sa akin, after all these years, may nararamdaman ka pa rin para sa kanya? Mag-suicide ako. And you will have my blood in your hands. Huwag mo na akong gini-guilt trip na magpapakamatay ka just to convince me na balikan ka. Hindi na ako magpapamanipulate sa'yo. Kanina parang tawag ng tawag si Leslie sa'yo, di mo rin sinasagot. Andun yun siya sa bahay, nag-aalala dahil si Shaira nagkulong daw sa kwarto. Baka kung ano daw gawin. Eh, paano kung totohanin na ni Shaira yung suicide threat niya? Sinabi niya yun? Shaira! 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 Gusto mo to! Shaira! Shaira, gusto mo to! Shaira! 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 Shaira, wake up! Shaira! Shai! Shai! Tawag ako ng ambulansya! Teka lang! Matagal pa yun, Jordan! Buhati mo na yung asawa mo! Likin na din sa ospital na tayo! Please! Ano po yung ini-ingest ng pasyente? Sleeping pills. Gaano po karami? Hindi ko alam. Basta nakita lang namin siya wala naman. Hindi mo alam kasi wala kang pakialam. Nagpakamatay yung kaibigan ko dahil sa'yo. Leslie. Kasalanan mo to. Ma'am, kalma lang po. Marami po tayong pasyente dito. Kuya, pa-escort na lang po sila palabas. Sandali. Si Shaira, ano gagawin niyo sa kanya? Si Doc na lang po yung bahala. Update na lang po namin kayo mamaya. Excuse me. Sige po, dito na lang po. Jeff, Leslie, pupunta muna kami sa chapel ni Jordan. Magdadasal lang kami. Talagang magdasal na kayo. Dahil kapag natuloyan yung kaibigan ko, walang ibang dapat sisihin kundi kayo. Leslie, tanggap ko yung galit mo sa akin. Pero si Christy, huwag mo inadamay. Tama si Leslie, Jordan. Jeff! Naging selfish kayong dalawa. Hindi niyo malang inisip yung mararamdaman ni Shaira nung nagkabalikan kayo. Ano ka na? Pinakasala mo si Shaira. Ang klase ka, asawa. Ano mong pinagsasalitaan ng ganyan? Jeff, ikaw ba? Inisip mo kung gaano kahirap din to para sa kapatid mo? Wala yan sa paghihirap ng kaibigan ko. Sino ba yung nakaratay ngayon, ha? Nagsasabi lang ako ng totoo. For patient Shaira Manansala? Dok, kamusta siya? Kayo ho ba ang asawa? Ako po. Doc. Let's talk, Mr. Manansala. We did a gastric lavage on the patient. It simply means na pinap namin yung tiyan niya using saline solution para mailabas niyang lahat yung na-ingest niyang gamot. Pero wala pa rin siya malay, Doc? She needs to rest and recover after this. We also recommend na she stays here for 24 hours para maobserbahan namin siya. Sige ho, Doc. We will also recommend na matingnan ng psychiatrist ang asawa mo. This is also the hospital's protocol para sa mga ganitong cases. Okay, Doc. Kung anong dapat niyang gawin, yun yung susundin namin. Okay. Excuse me. She needs to rest and recover after this. We will also recommend na matingnan ng psychiatrist ang asawa mo. I really care about you. Hindi lang bilang best friend. I care about you more than that.
I love you so much. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? And I don't want to lose you. So please, will you be my wife? Yes, of course. Ikaw na si Mrs. Shaira Manansala. And tonight, and from this day forward, I want you to be confident na same sa'yo lang ako kayo. Mr. Manansala? Ako nga. Nalipat na po yung patient niyo sa room 205. May malay na ba? Wala pa po eh. Bakit hindi to pa? Gusto ko na yung check si Shai. Hindi, huwag na. Baka sumama lang yung loob niya. Kami na bahal ni Leslie dito. Wala ka na makarapatan na pagbawalan ako. At dahil? Dahil asawa ka niya? Eh, dapat iiwan mo na nga siya. Kaya nga umabot sa ganito eh. Shai? Shai? Shai, kising ka na. Nagpagala kami sobra sa'yo, Shai. Jordan. Yes, Shai. Shai. Jordan. I'm here. Nandito ako. Ikaw ba talaga yan? Yes. I'm here. Ako nga to. I'm really sorry. Patawarin mo, I'm really sorry. Meron silang doktor na nirecommend. Makakatulong sa'yo. Magpapacheck ka sa kanya, ha? Hindi mo kailangan matakot kasi sasamahan kita. But please, promise me one thing. Promise me, hindi mo na ito ulitin, please. Paano ko makakapag-promise sa'yo when I have nothing to live for? Don't say that, Shaira. Don't say that. Kayo na lang dalawa ni Tori yung pamilya ko. Pag nawala pa kayo sa akin, mas mabuting mamatay na lang siguro ako. Maraming nagpamahal sa'yo. Hindi lang ako, hindi si Tori. Nandito si Leslie. Si Jeff. Ayoko ng iba, Jordan. Ayoko, ikaw lang yung gusto. Ikaw at saka si Tori, please, yung pamilya pinuwan natin dalawa, please. Bumalik na tayo sa dati, please. Please, Shai. Shai. Saka na natin pag-usapan niya pag nakalabas ka na. Ang importante, magpalakas ka, magpagaling ka, okay? Okay? Magising na po si Shaira, kaso hindi pa po daw eh. Dito muna siya sa ospital para maobserbahan pa. Ikaw, kamusta ka naman? Ito, ma'am. Nagigilty rin ako eh. Anak, wala kang kasalanan. Ma, hindi totoo yan. Kahit naman hindi namin ginusto ni Jordan, nasaktan pa rin namin si Shaira. Naging collateral damage siya dahil sa mga nangyari sa amin. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari. Biktima ka rin ng sitwasyon. Kayong tatlo. Pero ma, kasi dapat ma, hindi ko na pinatulan si Shaira noon eh.
kaagaw ko siya sa pamilya ko. Wala naman akong intensyon na masaktan siya, ma. I know, anak. Ang mabuti pa, umuwi ka na. Dito na tayo mag-usap. Ah, sige po, ma. Babe, saan ka punta? Uwi na ako. Wala rin naman akong gagawin dito. Doon na lang kita hintayin. No, ihahatid kita. Huwag na, Jordan. Okay lang ako. Babe, hindi kita pababayaan. Okay? Kahit na may nangyari pa kay Shaira, hindi magbabago yung usapan natin. Beh, walang lasa. Huwag ka nang mag-inarte dyan. Tignan mo nga yung nasa ilong ko, nakakairita. Hindi pa ba pwede tanggalin? Naku, kasalanan mo yan, girl. Tinototo mo kasi yung pakamatay acting mo eh. Ay, papigil. Shay, huwag mo na kayo ituluyan. Delikado yung pinaplano mo eh. Paano pa natuluyan ka? Leslie, kaya ka nga nandito, diba? Para masigurado mo na isusugod ako agad sa ospital. Leslie, makinig ka sa akin. Sa'yo nakasalanan yung success ng plano ko. So please, please huwag mo ka mababayaan. Shay, nakabaliw man yan eh! Leslie, mas mababaliw ako kapag nawala sa akin si Jordan. Kailangan ko itong gawin. Shay, kinakabahan ako. Leslie, makinig ka. Ako din kinakabahan din ako. Pero wala na ibang tutulong sa akin kundi ikaw lang. So please, please help me. Tulungan mo kung mabaw ako ulit yung pamilya ko. Kailangan ko talaga itong gawin. Ito na lang talaga yung paraan. Sige na. Galingan mo umarte, ha? Shaira! Sige na! Pero in fairness, ang galing mo doon. Hindi mo ko pinabayaan. Siyempre, no? Baka kung pang mangyari sa'yo. Sige. Aminin mo na, love mo rin ako tsaka yung kabaliwan ko. O, di ba? Hindi ka nabobored pag ako yung kasama mo. Hindi nga ako nabobored. Tatanda naman ako agad sa mga pinagagawa mo. Hen ako, Shaya. Seryoso ako. Huwag mo nang ulitin to, ha? Hindi mo dapat sinasaktan sarili mo para lang kay Jordan. Lang. Hindi lang si Jordan. Leslie, alam mong asawa ko siya at mahal na mahal ko siya. At gagawin ko ang lahat para hindi niya ako iwan. Tsaka nag-work naman, di ba? Oh, hindi dito na si Jordan. Concerned na siya ulit sa akin. Lahat yun dahil sa fake suicide ko. Shay. Jordan, andiyan ka pala. Ang ingay pa naman namin ni Shaira mag-usap. Di ba kami rinig sa labas? Hindi naman. Mabuti nga eh, at least mukhang masigla na si Shaira. Magpapaalam muna ako, ha? Aalis ka? Uwi lang ako saglit. Dito ka lang, huwag ka na umalis. Kukuha lang ako ng mga gamit, tsaka yung mga ibang kailangan nyo dito. Hindi, wala kang ibang kailangan. Ikaw lang kailangan ko. Huwag ka na umalis. Dito ka na lang sa tabi ko, please. Mabilis lang ako. Jordan, please. Huwag mo naman akong iwan. Kailangan kita ngayon. Babalik ako agad, okay? Bakit ba hindi mo ako magawang pagbigyan? Kailangan nga kita ngayon, Jordan. Ano ba? Dahil ba kay Christy? Nandito ba siya? I knew it. Dapat ba natuluyan na lang ako para wala nang sagabal sa inyong dalawa? Ganun ba? Yun ba yung gusto mo? Ha? Wala. Adi sige, tanggalin na natin ito lahat. Wala dito. Hindi, sige, para mamatay na ako! Ayaw na ako! Parang dito ako gumalik! Shay, stop it! Stop it, please! Hindi na ako alin! So, nandito ka pa nga. Paalis na ako. At kapatid pa ka, Jordan. Bakit? Siya yung nag-offer. Ganyan ka pa talaga ka-selfish at insensitive, ha, Christy? Alam mo, kailangan ni Shay natin si Jordan. Pero ano? E-eksena ka, ha? Akagaw eksena ka, sige pa sarili mo? Tama na! Tama na! Hindi ko alis! Tama na! Oo! Tama na! Tama na! Tama na!
okay? Relax ka lang. Pasawa rin ako ng Jordan. My God! Ipipilit mo pa rin yan ngayon? Ha? Wala ka bang kahit konting guilt na nararamdaman para kay Shaira? Para sa kaibigan ko? Kasalanan mo lahat ng Christy, simula nung bumalik ka. Sinira mo ang buhay ng kaibigan ko. She almost killed herself because of you! Nabigyan na namin siya ng mga sedatives to calm her down. But, I will advise you, ha? Na ilayo niyo muna siya sa mga bagay na makukose stress at trauma niya. I will talk to her tomorrow kapag nakapagpahinga na siya para makuhanan siya ng complete assessment ng mental state niya. But I must remind you that this is a very critical time for your wife, Mr. Manansala. She needs all the support from her family that she loves. At huwag niyo muna siyang iiwan mag-isa, okay? Naintindihan ko, Dok. Hindi namin siya pababayaan. Sige. Salamat. Sige. Buta? Ano ulit siya nato? Si Christy. Tulog si Shaira ngayon. Kailangan niya magpahinga at sabi ng doktor, bawal siya muna ma-stress. At kailangan niya ng suporta natin. Si Christy ba nakita niyo? Nakita ko siya kanina. Paalis na ba kami na? Ha? Saan ka pupunta? Hanapin ko si Christy, Tol. Tawagan mo na lang. Huwag ka na umalis. Alam mo namang ko yung gustong katabi ni Shaira eh. I'm sure may itindihan niya ni Christy. Saan ka? Sabi ni Leslie, nakita ka daw niya umalis. Nandito na ako sa bahay. Narinig ko kasi si Shaira na nagwawala, kaya umalis na muna ako para makaiwas din sa gulo. Babe. Babe, okay lang ako. Hintayin ka na lang namin dito ni Tori. Listen, babe, I'm sorry pero parang kailangan ko magstay dito just for tonight. Sabi kasi ng doktor, wag daw muna namin iwan si Shaira. Kanina nung nagpaalam ako, nagwala siya. And baka tuloy yung sumamahin loob pag umalis ako eh. Okay, babe. Sige, dyan ka na lang muna. Naiintindihan ko naman. Ingat ka, ha? Babe, uwi ako agad bukas. Promise. Okay, bye. Nakatulog na ba si Tori? Ma, opo. Yun nga, hinahanap yung daddy niya. Kaya nagdahilan na lang ako, Ma, kasi baka wala namang sabihin ko po na may nangyari kay Shaira, diba? Oh. Kumusta naman siya? Anong sabi ni Jordan? Hindi ko pa muna binabasa yung mga text. Bakit? Nag-away kayo? Yun na nga yung problema mo eh. Di naman ako pwedeng magalit kay Jordan. Kasi alam ko naman talaga ang kailangan siya ni Shaira. Pero Mang, sakit kasi na. Sakit na may kasama siyang iba. Maramdam na ramdam ko na may kahati ako sa asawa ko. Wala naman akong magawa. Kasi kasal din sila ni Shaira. Kaya may karapatan din siya kay Jordan. Nagtiwala ka na lang kay Jordan. Ikaw ang pinili niya, hindi ba?
Dahil ikaw ang mahal niya. At ngayong nakabalik ka na, sigurado ako na hindi siya gagawa na kahit na ano na makakasira sa inyo dalawa. Just. Sabi ko na nga ba, konting push lang, babalik ka rin sa akin. Bye. Tatayo ka? Anong kailangan mo? Sorry, nagising ba kita? Tapos na, nag-CR lang ako. Kailangan mo ng pahinga. Umiga ka na ulit. Ikaw din, magpahinga ka muna. And thanks for being here. Tulog ka na ulit. Saan ka punta? Sa ospital po. Hospital? Di ba ngayon ang uwi ni Jordan? Baka mamaya pa kasi yun, may niwala nga po siyang nadalang damit kaya magdadala na lang ako para sa kanya ng pampalit. Hindi ba magwawala si Shaira kapag makita ka doon? Naasikaso na nila si Shaira. Tol, alam kong may mga nasabi ako sa'yo kahapon. And I can say sorry because I meant that. Na naagrabyado talaga si Shaira dito sa ginawa niyo ni Christy. Alam mo, Jeff, mga aga pa, hindi ako masyado nakatulog kagabi kaya ayaw ko sana ng away. Tol, hindi ako nakikipag-away. Ang sa akin lang, gusto ko lang sabihin sa'yo yung tingin kong dapat mangyari dito. Tol, huwag mo munang ituloy yung papapawalang bisa na kasalian siya. Hindi ba magwawala si Shaira kapag makita ka doon? Hindi na lang po ako magpapakita, Ma. Tsaka saglit lang naman po ako doon. Gusto ko lang talagang makita si Jordan. Okay. Okay, sir, ma'am. Thank you. Ma'am, sit mo talaga kay Sir Jordan, no? Kahit na may asumot pa dyan sa pagmamahalan mo. Temel, di naman. Huwag mo nang pagsalitaan ng ganun si Shaira. Di ba, Ma? Kasi, alam mo, di mo niisip, napakahirap din ang pinagdadaanan ng tao. Pasensya na, Ma'am. Nasobrahan lang po ata yung pagiging Christian ko ba? Anong Christian? Christy Jordan, Ma'am! Di ba nga, pag love team, pinaghahalo yung lips nila. Christian! No. President ka, ma'am. Chris Dan. Ah, President! So, gusto mo? Baka ikaw. Bilihan mo na. Hindi, ang dami mo naiisip. Tol, huwag mo munang ituloy yung papapawalang bisa na kasal niyo ni Shaira. Hindi pwede. Paano si Christy? Ikaw, sabi mo muna. Maintindihan naman yun. Nakikita mo naman yung sitwasyon ngayon. Nakikita mo si Shaira. What if saktan niya yung sarili? What if may mangyari ulit masama sa kanya? Dahil iniwan mo siya. Jeff, hindi na nga ako babalik kay Shaira. Tol, hindi mo ba kayang gawin to para kay Shaira? Tandaan mo, utang mo ang buhay mo kay Shaira. Tapos ano? Buhay niya? Sisirain mo? Kati, gusto ko natanggalin. Huwag mo tanggalin. Kasalanan mo yan. Huwag mo tanggalin. Mami, makakalapain yan.
Pero ang galing ko. Aminin mo. Babe, nandito na ako sa labas ng room ni Shaira. Nagdala ako ng mga damit mo. Pinagagawa mo kasi. Parang wala akong choice. Ano yung food, oh? Ano ba yan? Parang wala namang lasa yan. Wala nang iba. Nako. Yes, ganda na lang yan, girl. Sige na. Ayaw. Last day mo naman today, di ba? Dito. Balik mo na yan doon. Ay, nako. O, ano palang sabi ni Jordan? Kasama ka daw ba niya pa uwi? Ewan ko, hindi ko pa nasasabi sa kanya. Pero okay lang. Piling ko, konting arte ko lang naman papayag mo. In fairness, no? Kung alam ko lang na ito lang pala yung way para mag-stay siya sa akin, na di sana before pa ako na meke-meke ng pagpapakamatay. Ngayon, kung titignan mo, mukhang patong-patong na yung nangyari sa akin, kaya mukha na akong depressed. Bilido. Yeah. How dare you? Niloko mo kami. Lalo na si Jordan. Anong sinasabi mo, Christy? Huwag ka nang magmaang-maangan. Dinig na dinig kita! Alam mo kung ano man yung tingin mo narinig mo, hindi totoo yun. At kahit magsumbong ka sa kanila, walang maniniwala sa'yo kasi isipin nila galit ka lang sa'kin. Kaya nag-iimbento ka kasi isa kang victim blamer. Hindi yan totoo. Jordan, sinusugod ako ni Christy dito. Hindi ko alam kung ano-ano pinagsasabi niya sa'kin. Christy? Christy naman. Alam mo namang sensitive ngayon kalagayan ni Shire. Okay ka lang ba? No, Jeff. Niloloko niya lang tayong lahat. Hindi naman totoong nagpakamatay yun si Shire. Ginawa niya lang yun para mabawi niya si Jordan. Tay, alam kong saan ka pupunta. Tay, bakit ba hanggang ngayon ayaw mo siyang tigilan? Pupuntahan ko lang siya para makipag-usap. Bakit kasi nakikialam? Ano ba ang problema mo? Ikaw problema ka. Ano lahat? Aagawin mo sa akin? Laki pala ng problema mo sa akin, ba't ngayon mo lang sinasabi? Wala, na-miss lang kita. Tara, umuwi na tayo. Baka gusto mo mauna ka na umalis. Hanggat wala pang desisyon ng korte, ako ang legal na asawa ni Jordan. At kung ako ang legal na asawa, sino ka? Isang kabit!